Deserve ba talaga ng mga babae ang 299 pesos na engagement ring? O baka naman ugali na ng mga lalaki ang ipagbawalang bahala ang nararamdaman ng mga babae? Sa usapang ito, alam naman natin na nag-trending na si Ate Mo Girl at ang kanyang boyfriend na nag-propose sa kanya. At ang sing-sing ay nagkakahalaga ng 299 pesos only. Shocked siguro si Ate Mo Girl at hindi niya talaga in-expect ito. Kaya nag-self-pity siya at yung sarili niya kine-question niya na. Base sa una kong video, nasabi ko doon yung worth ng mga babae at ng mga lalaki. Na opinion ko. Kung hindi niyo pa napapanood, lagi ko yung link sa baba. Panoorin niyo na lang. At dahil trending ang post na ito, madami mga netizen ang nag-react. Kahit hindi pa naman nila nalalaman yung side ni Boyfi. May kanya-kanyang opinion na hindi nila napapansin na nakakaapak na sila ng pagkatao. Sabi naman ni Boy, may pera naman siyang pambili ng engagement ring na nagkakahalaga ng 4 digits. Numbers. Pero dahil sa responsibilities niya sa buhay, nagpapaaral siya ng kapatid, inisip nitong si Boyfi na yun muna yung bibili niya ang sing-sing para kay Ate Girl, yung 299 pesos na nabili niya sa Shopee. Ngayon, may mga konklusyon na naman ng mga netizen. At kahit hindi nyo hingin yung opinion ko to, sasabihin ko sa inyo. At dahil pakiramera ko at marites naman kayo, bago natin simulan ng pangalawang video ko, ito muna ang aking intro. So, ayun na nga. Mga girls, sa totoo lang, tayo lang din naman talaga yung dahilan kung bakit tayo nasasaktan. Expect tayo ng expect. Tapos pag hindi nangyari, nakaka-ouch talaga. Alam naman natin na mataas talaga yung standard ng mga babae. Pero ibang level na din kasi talaga sa panahon ngayon. Ngayon kasi may mga iilan ng mga babae na hindi naman talaga afford ng mga lalaki. Balimbawa, yung boyfriend nila o yung asawa nila. Pinipilit pa rin nila dahil sa salitang deserve ko to. Sa dami ng mga nagsasabing mga tao, lalo na ng mga influencer, na kung papasok kayo sa buhay, mag-asawa, kailangan stable ang financial capacity nyo. Kasi, magiging kawawa yung mga magiging anak ninyo. Hindi niyo mabibigay ang buhay na maganda para sa kanila. Well, very true naman po ito. Pero, isipin niyo naman, kung magiging mag-asawa or live-in partner lang naman ang gusto niyo muna, no need pa naman ng mga malaking ipon sa bank. Kasi kaya niyo naman mag-ipon o magpayaman dalawa. Kaya niyo pagtrabahuhan yun na magkasama. Diba nga, pag sinabi, pag magkasama kayo, nagmamahala kayo, dalawa, kayang-kaya niyo. At kapag magkasama na kayo sa isang bubong, doon niyo pa lang naman makikilala ng husto yung kapartner ninyo. Kayo dalawa, sa isa. Yun ay kung hindi niyo pa naman gustong magkaanak o binabalak magkaroon agad-agad ng anak. Ibang usapan na po kasi mga kabilin kung gusto niyo magkaanak tapos wala pa naman kayong pera para doon. Yung napapasok nung walang humpay na problema. Kaya need po talaga ng ipon kung gusto niyo na po talaga magkaroon ng anak. For example ko na lang, yung sikat na influencer na si Kong saka si V Cortez, ang tagal nilang mag-jowa. Naging magka-live-in muna sila. At nung may pera na sila na sa tingin nila kaya na nilang magkaroon ng pamilya, saka pa lang sila nagkaanak. Diba nga, dun pa lang nag-propose si Kong? Kasi alam na nilang dalawa na sila na talaga. Na sila na, kaya na nilang bumuo ng sariling pamilya. Hindi nila minalali yung isa't isa. Chill lang sila. Pero sa case naman ng ring issue mga kabilin,
bago po tayo mag-expect na sobrang laki, isipin po muna natin kung ano-ano ginagawa ng partner natin. Kasi kung ngayon pa lang, hindi na natin sila naiintindihan. What more pa sa mga susunod, diba? Kung sa part ng lalaki, na 8 years na kayo ng GF mo, tapos hindi mo alam na mahilig siya sa mga mag-expect o mahilig siya sa mga mamahaling bagay o mahilig siya sa mag-deserve-deserve ko to, ganyan. Unang taon pa lang kasi alam mo na yun, makikita mo na yun. Makikita mo na yung ugali niya na ganun siya. Kung tinanggap mo siya na ganun siya, dapat hindi na magiging issue yung ring na yan. Dapat simula pa lang, noong unang taon, nag-ipon ka na kahit pa piso-piso lang. 8 years, malaki na yun. Kasi alam mo yung ma-pride siya at masasaktan siya. At pati sarili niya, kini-question niya. Una, hindi mo pinapahalagahan yung feelings niya. Ang gusto mo lang, mapakita na secured siya, na siya yung pakakasalan mo. Na siya yung gusto mong pakasalan. Pero kung ini-invalidate mo yung ugali niya, na wala kang pakisat kung nasasaktan siya, yung kaartihan, naartihan ka sa kanya, eh sana hindi mo na pinatagal yung relasyon niya, di ba? Sa babae naman, huwag mong ibase ang halaga mo sa singsing. Dalawang uri yung salitang mahal. Yung isa, object, yung isa, feelings. Kung nagawa mong itanong sa sarili mo, bago mo itanong sa iba, alam mo na siguro kung anong klaseng pagmamahal ang meron ka. O anong klaseng pagmamahal ang hawak mo ngayon. Dati nung kapanahunan ng mga matatanda, haharanahin lang sila sa bahay, liligawan yung mga magulang nila, bibigyan sila ng respeto. At ang pagpo-propose, bulaklak lang po. Opo, bulaklak po yung binibigay sa babae. Para itanong kung gusto niya ng mapang-asawa rin. Pero still, nasasabi nila na mahal nila at gusto nila yung pakakasalan nila. Kung nga kabilang, tingnan niyo yung aking mga lahat. Ganda, di ba? Bigay po sa akin yan na ate ko, siya Shopee lang niyang binili. Siya, hindi po kasi mahalaga kung magkano yung binibigay po sa inyo ng tao. Ang mahalaga po is kung ano yung pagpapahalaga niya sa inyo. Kung naalala lang po kayo, napakalaking bagay na po. Mga kabilin, alam naman po natin na mga madami nang dumaan sa long relationship pero naghihiwalay. Kung may communication po tayo, sabi ko nga sa una kong video, tayong mga babae, need talaga natin magsalita sa partner natin at sa mga taong mahal natin para lang malaman nila na ano trip natin sa buhay. Learn. Kasi kadalasan yung mga lalaki napaka-sensitive na mga yan. Kailangan pa sasabihin. Communication, love, trust, and loyalty po is the key forever. Kapag nawala ang isa dyan, wala na agad yung salitang love. Muli, ako po ang inyong kabilin na nagsasabi, ang problema ginawa kasi may solusyon. Pero ang pagmamahal po, walang explanation. Hello mga kabilan, this is my second video. Opo, second na po ito. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, please like, share, and subscribe. And hit the notification bell na rin po para lagi kayong updated sa aking mga video. Thank you!